Ikaw naman, Angel, anong nararamdaman mo ngayon? Sigurado kang tatanungin mo ako ngayon? Hindi niya po kayang sagutin sa mga panahon ngayon. Welcome to Katu Hatsit Show. So, ayan, ngayon kasama ko ngayon ang maintriga talaga, na babae sa buhay ni Mariano. Ay, marami ang gusto ng malaman kung sino nga ba si Cindy. So, ito ngayon, may chance na tayo para matanong natin si Cindy. At si Cindy ngayon ay nandito na sa ating harapan. Kasama si Mariano G. At si Angel. So, and nga today, may mga ilang katanungan lang akong itatanong sa'yo, Cindy. So, ready ka na ba? Ready na. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Mga oras na to, na nandyan ka nakaupo, kalapit mo si Mariano at si Angel, at may mga ilang katanungan akong itatanong sa'yo. Ito na ang unang katanungan. Cindy. Bakit ka bumisita sa SY? Bumisita ako sa SY is because for Mariano. Ay, taray. Ay! Dun agad yon. Pinpoint for Mariano. For Mariano. Mm-mm. For Mariano. Ay, wow. Itubigo tayo dyan. Parang may hinahay. Parang may hinahay. Blood. Hinahay lang. Kaya yung mga tanong mo at makakaba. Kailangan to. Mm-mm. At hindi ka kailangan kabahan. So, narinig nga natin guys na kaya siya bumisita dito sa SY ay para kay Mariano. So, ang pangalawang tanong, paano ka naging close kay Mariano? Paano kayo naging magkaibigan? A week after, dinuwet ko yung TikTok ni Mariano. Hindi pa kami nagkaroon ng communication or anything na connections. Mm. After a week. After a week. Yeah. Nag-message kami sa TikTok and he says, thank you for making a TikTok do with you. Parang kinikilig ka. Parang masaya ang iyong aura ay kaay, o diba? So, sino ang unang nag-message sa inyong dalawa? Mariano. Si Mariano G. Ito na ang pangatlong katanungan sa'yo, Cindy. Narinig ng karamihan na tinawag mo si Mariano'ng babe. Ano ang ibig sabihin nito? Noong una kasi, that's a expression only. Kasi kahit naman sa mga friends ko, nagko-call ako ng babe, ganun. And I call him babe. And nabigyan siguro ng, yun, ng meaning. Ibig mo bang sabihin, ang babe na pagtawag mo kay Mariano ay walang ibig sabihin? It's just an expression. Expression. Na pagiging kaibig ka. Yeah. Eto na. Siyempre, pabigat ng pabigat ang ating mga tanong. Alam mo namang merong girlfriend si Mariano. Pero bakit mo siya tinawag na babe? Ano sa tingin mo ang status niyong dalawa ni Mariano? As I've said earlier, it's just an expression. I think there's nothing wrong with that because for me, Mariano is a special friend of mine. Special. Pero inisip mo ba na sa pagtawag mo ng babe ay may masasaktan dahil alam mong may girlfriend si Mariano? No, because their love is strong. I know it. Mariano, ay bakit ka tahimik ngayon? Pwede ko rin ba malaman? Sorry. Sorry naman. So, malinaw naman siguro, narinig niyo naman ang kasagutan ni Cindy sa mga tanong ko. Ito ang susunod na tanong ko para sa iyo. Nirerespeto mo ba ang relasyon ng Margel? Nag-isip.
For me, it's no. Because I hindi ako nandito ngayon if I respect the relationship. Wait, ah, sorry. Ako pa lang interviewer, ba't ako sumisigaw? Oh my God. Pwede mo bang sabihin kung bakit? As I've said earlier, I'm here for Mariano. Okay. So, okay yan. Okay naman yan. At meron akong isa pang katanungan para sa'yo. Ito. Ano ang plano mo? Palakpakan. Hala, go. Next question. Ano ang plano mo sa pag-stay mo dito sa SY sa loob ng 2 o 3 araw? I only need to be with Mariano. That's it. Talaga. Oh, talaga. So, hindi naghihigit ako. Nangangati ako? Gusto mo ba maging part ng SY? No. As I've said earlier, I only need to be here and to be with Mariano. Ay, ay. Ito, hindi ka. Ang susunod mong katanungan, Cindy, ay... Alam mo namang may girlfriend si Mariano. At sa tingin ko, may mali. Paano mo na-express ang iyong emosyon sa harap ni Angel? I'm just being true to myself. That's it. And wala naman akong balak na agawin si Mariano kay Angel. I'm just being true to myself. Naging totoo lang daw siya sa kanyang nararamdaman at sa kanyang sarili. Yun. Ikaw naman, Angel, anong nararamdaman mo ngayon? Sigurado kung tatanungin mo ako ngayon? Hindi niya po kayang sagutin sa mga panahon ngayon. Ngayong mga oras na to. Okay. Last question! Ito na ang huling katanungan ko para sa iyo, Cindy. So, gusto ko lang ito sagutin mo na may katotohanan at bukal sa iyong kalooban. May nararamdaman ka ba para kay Mariano? Yes. Ito namang mga tinanong ko sa'yo kanina. Okay lang naman sa'yo na labas natin yung mga isinagot mo. Kasi okay lang naman. Para sa akin, naging totoo lang ako sa sarili ko. Mm-hmm. Kaya, komportable naman ako na, I know I will get many bashers. Mm. Okay naman. Alam ko na ito ang sinabi ko. Yes. Okay na. Maraming salamat sa kakate. Ayan, so sige. Nag-walk out na nga ang isa. Dahil sa ating mga revelasyon ngayong araw na ito. At, oh my God. Oh my God, talaga. Hindi ko rin inaasahan itong mga kasagutan mo, Cindy. So, ito naman ay talagang bukal sa iyong kalooban at may katotohanan. Ano namang nararamdaman mo sa ginawa kong pag-interview kay Cindy? At sa mga isinagot din ni Mariano dun sa interview. Siyempre, galit. Nagagalit ako. Kasi bakit hindi nire-respeto yung relasyon namin? Tsaka, di ba, tayo naman lahat dito, ramdam natin na hindi totoo eh. Hindi totoo yung... Alam mo yun, hindi siya totoo. Hindi totoo yung nararamdaman niya kay Mariano. Tsaka nakikita ko nagduduet-duet sila. May narinig ba siya sa akin? Wala naman, di ba? Nung nalaman kong tinawag niya babe si Mariano, narinig ba siya? Wala rin, di ba? Mm-hmm. Hindi ko siya nireplyan, hindi ako nangilam kung anong merong friendship daw na may nagagarap sa kanila. Wala. Mm-hmm. Wala akong ginawa. Hindi ako tumutol sa kanilang dalawa. Kasi ang alam ko, mag-ibigan lang talaga, fan lang siya ni Mariano. Tapos ngayon, niyaya siya dito,
in-invite siya dito, bigla niya sasabihin na may feeling siya kay Mariano. Ano ang katarantado yan? Hindi naman siguro ganun kadaling ilang weeks lang, best friend na daw sila. Pero bang ganun? 2 weeks lang, best friend na? Di ba wala namang ganun? Kakaiba. Kanina, may gusto akong itanong sa'yo. Bakit mo ni-refuse yung tanong na yun? Kasi, pag galit ako, wala akong tiwala sa sarili ko eh. Feeling ko, mapapamura ako, may masasabi akong masasaktan ko silang dalawa. Kung totoo man yung nararamdaman nila, hindi ko alam. So, narinig na nga natin yung sagot ni Cindy at gusto kong malaman yung reaksyon ni Mariano doon sa mga isinagot ni Cindy sa mga katanungan ko. Ano namang masasabi mo, Mariano, na kaya bumisita dito si Cindy sa SYA para sa'yo? Sabi mo alam, ayaw ka namang dadrama ka na naman. Okay. Ano namang masasabi mo at bakit mo minessage si Cindy? Sa totoo lang, sa totoo lang. At ano naman pakiramdam mo na tinawag kanyang babe, pero para sa kanya naman daw ay friendly, ano lang naman. Anong pakiramdam mo na babe ang tawag niya sa'yo? Anong masasabi mo na hindi niya daw o nire-respeto ang relasyon niyo ni Inge? Wala akong nasabi. Eto, ano namang masasabi mo na may nararamdaman sa'yo, para sa'yo si Cindy? Bakit ka pumayag na tawagin kanyang babe? At ano sa tingin mo ang status niyong dalawa ni Cindy ngayon? So, yun nga guys. At katatapos ko lang silang interviewin. At lahat kami as in, lahat ng SY family na nandito, lahat ng nanonood ay na-shock. Talagang sobrang na-shock ako din, na-shock din ako kahit ako yung nagtatanong. Kasi yung mga questions na yun ay hindi alam ni Cindy. So wala nakakalam na kahit na sino maliban sa akin dun sa mga tanong na yun. At hindi ko din nasa na ganun yung magiging sagot ni Cindy. Lahat talaga as in kami ng SY family ay na-shock. At ikot pa dun, medyo confused kami dun sa mga isinagot niya kung ito ba ay talagang totoo o may halong, alam mo na. So, confused din. Very confusing kasi hindi naman din as in talaga nakasama si Cindy ng matagal na panahon. So, yun. Normal lang naman yun na medyo maramdaman namin na confused din kami. Pero, nga naman ako sa kanya na nasagot niya lahat yun ng direct to the point. Kung ano yung gusto niya sabihin is sinagot niya talaga. Nagdadalawang isip din kami kung i-upload ba namin itong interview kasi talagang wala naman sa amin ang makakaalam kung ano ba yung magiging reaction ni Cindy.